Assalamualaikum. Sa video nito, pag-uusapan natin patungkol sa pwede ba mag-makeup ang isang babaeng Muslima kahit na siya ay niqabi. May nagtanong sa atin sa WhatsApp at sabi ko magandang gawin ng video yan para sa pangkalahatan. Dahil uso yan sa atin yung mga naka-niqab tapos naka-makeup. Ngayon, pwede ba mag-makeup ang mga naka-niqab? Hindi porket nag-niqab na is ano na, religious ka na. Mataas na ang level mo kaysa sa mga hijabi lang. Hindi nangangahulugan na ganun. At kaya mo iiwasan din ang pag-makeup. Una, yung makeup ba ay bawal? Nasa babae yan eh. Paano? Kasi yung pag-makeup ay pagpapaganda ng babae. Ito ay nature ng babae. Ang pag-makeup is hindi bawal. Hindi masama. Kung sa harap lang ng asawa niya. Nagpapaganda siya para sa asawa niya. So malinaw po tayo dito. Sana walang mag-cut ng part lang na yun at ilalagay sa Facebook na sasabihin, sinabi ni Berm Casey, hindi naman pala bawal ang makeup. Sa harap ng asawa mo, yun po. Pero kung nagme-makeup ka naman para sa ibang tao na hindi mo mahram, ay hindi pwede. Ngayon, ang advice din ng mga scholars natin, ayon sa mga scholars din natin, na hindi din sila agree o permissible sa mga babaeng lumabas na mag-makeup, lalo kung hindi din magtatakip ng kalinang muka. So, isa din, hindi din advisable sa kanila dahil mamaya pag na may checkpoint or nagda-drive ka, tapos in-stop ka ng police, gusto makita ang ID mo, at gusto din makita kung ikaw yon, di ba, itataas mo lang saglit ng niqab mo, kung ikaw talaga yung nasa lisensya mo ba talaga yan. Paano pag akit niya, di ba, naka-makeup ka. So, mas mainam lumabas ng normal, na hindi talaga kita, hindi, walang makeup. Mas mainam sa babae. Pero ito kasi yun, dito, sabi niya kasi bakit daw yung mga Arabo dito na nagme-makeup naman daw, lumalabas na naka-makeup yung mga niqabi. Ito ang pinagkaiba nila sa karamihan ng Filipina. Kasi sa atin, kapag naka-niqab, na nag-makeup, anong ginagawa niya pagkatapos? Pinopost niya sa social media. Malapitan pa, pati yung mukha niya. Hindi mo ba naintindihan kung bakit ka naka-niqab? Hindi mo ba naunawaan yun? Nagninikab ka, nagtatakip ka nga para makaiwas ka magtukso ng tao, mga lalaking hindi mo mahram. Tapos mag-eyeliner ka, magmaskara o ano pang magpapaganda ka ng mata, contact lens, tapos ipipicture mo, ipopost mo sa social media. Anong use ng pagninikab mo? Kung nag-ano ka din pala, nag-fit na ka din naman, nagbigay ka din ng tukso sa publiko. Ang mga Arabiana dito, karamihan, hindi yung mga modern na Arabiana ngayon. Yung karamihan, yung mga dating mga religyosa na Arabiana dito na mga nakanikab. Kaya sila nagme-makeup kung may pupuntahan na party, kasal. Yan ang alam ko. Kaya yung bata ko, nakakapasok ako sa mga kasal. Hiwalay talaga ang lalaki at babae pagdating sa mga kasal ng mga Arabo o anuman party yan. Hiwalay talaga. Tignan mo, pag kunari, yung isang Arabianang babae na nakanikab naman, di may pupuntahan silang party o kasal. Pag nag-makeup siya sa bahay, kasi nature ng babae yan, magpaganda siya sa harap ng mga kaibigan din niyang babae na walang masabi sa kanya na baka pinapabayaan na yung sarili niya o ano. So, ugali ng babae, nag-makeup sa bahay, paglabas ng bahay, saan didiretso sa kotse? Walang ibang nakakita. Asawa lang yan dun, mga anak, ganyan. Tapos punta na siya doon sa party o sa may ano, kasal. Pagbaba pa dun sa straha or sa sala, diretso na agad dun sa sala ng mga babae, hiwalay. Minsan pag gabi, hindi wala nakakita, wala pang lalaki dun sa lugar ng babae. Pag bumaba, iba yung pinto ng babae at iba din yung pinto andaanan ng mga lalaki. So pagbaba niya dun sa kasal, diretso na dun sa kwarto na puro mga babae sa sala. At puro lang sila babae. Tatanggalin na yan ang niqab nila, puro naman sila babae. So may tinukso ba sila? Pinost ba nila sa social media? Karamihan hindi. Ewan ko lang sa mga ano ngayon, yung mga generation ngayon na nagbabago ugali ng Saudi. Pero, yun, sinasabi natin dito, yung majority, yung mas nakakarami na talagang sumusunod sa Islam. So, nagpapaganda lang sila para sa kanilang asawa. Hindi para sa ibang lalaki. At hindi sila nagpipicture ng malapitan na mata ipost sa social media para mangakit. Which is, mas maganda pa yung mga mata din ng mga Arabo na natural born na may mga pilik mata na mahaba. Kung hindi mo maikukumpara sa atin, kasi sa atin karamihan, pagdating sa kasal o anong party, halo-halo. Minsan andyan na si lalaki, andyan si babae sa kasal. Hindi magkaka-mahram. Andyan, kasal. Sa ating kultura kasi, nahaluan pa rin ng Spanish. So wala pa rin yung Islamic way talaga na hiwalay dapat. Hindi makikita si babae, hindi makikita si lalaki. Karamihan talaga kahit symposium, di ba? Uso yan sa atin, nakikita mo talaga si sister. So, nakanikab siya tapos
pinapaganda niya yung mata niya. At isa pa, nakikita sa public at pinopost pa niya sa public. So yun ang pinagkaiba. So yung malinaw tayo, about sa pagme-makeup, hindi yan nasasabing haram. Dahil yung mga iba nagsasabi basta-basta ng haram. Alam mo, delikado magsabi ng haram basta-basta. Yung mga iba kasi, iba yung pagkaunawa. Pwede ba makeup? Haram. Agad-agad, haram. Kaya ang ibang sister nagtataka, haram na pala ang makeup. Kaya kahit pati sa harap ng asawa niya, hindi na nagme-makeup. Hindi na nagpapaganda, pinapabayaan na niya. Kailangan mo maging fit na sa harap ng asawa mo. Kailangan mo maging maganda. Kailangan mo mag-ayos. Ayusin mo naman sarili mo. Walang problema doon. Nature ng babae yung pagme-makeup. Wala akong ano dyan, pero wala akong alam dyan, pero about sa pagme-makeup nila, pero nature talaga nila eh. So, nature nila ang pagme-makeup. Ngayon, ang hindi pwede ay yung pagpipicture na malapitan na ang ganda ng pinapaganda yung mata, tapos ilalagay sa social media, ang daming lalaking nakakita, obvious na hindi pwede. Kaya ang makeup ay inosente, yung nasa babae yan na gumagamit. So sana po malinaw tayo doon. Maraming pong salamat. Hanggang doon na lang, Allahu alam. Ang Allah mas sigit na mas nakakaalam.